Mga kababayan, nagluluksa po ang industriya ng pelikula telebisyon sa pagpanaw po ni Direk Wende Ramas, one of the most loved people in the industry. Ngayong araw na ito, ako'y gumising po na maraming text messages na ang nasa aking telepono. I got a call from my partner, Bong Quintana. I got a call from another friend crying. May isa kong kaibigang hindi tumigil hanggat hindi ako tumatawag sa kanya dahil nga gusto nilang ibalita na wala na si Direk Wende Ramas. Alam niyo po ang aking realization ngayong araw. Number one, nobody expected that Direk Wende would say goodbye to all of us. No one expected. Kaya sobra po ang iyak, sobra po ang pagluluksa ng kanyang mga kaibigan, naming lahat dito sa industriya. But you know, when this happens, you go to yourself and you say, ganun pa lang buhay, napakabilis. So you face your own mortality. And you challenge yourself in a way that you ask the difficult question. Ano bang nangyari sa aking buhay? Naging mabuti ba ako? Am I attending to my parents properly? Am I paying attention to my children? Have I become a good friend to my friends? So, ang tendency ho natin ay tumawag talaga sa mga kaibigan. Ang tendency natin ay mangumusta. Like one of my friends called me to say, how are you doing? I just want to say, I love you. Dahil nga sa ating leksyon na napaka-fleeting, napaka-sandali po ng buhay. Ang hirap po hanggang ngayon, as I talk to you, kaibigan, tanggapin ang katotohanan na wala na si Direk Wende. I always looked forward to interviewing, to meeting, to seeing Direk Wende. But now as I talk to you, he's gone. And we say goodbye to him. Paalam, Direk Wende. Mga kaibigan, panoorin po natin. Namaya pa na ang film and TV director na si Wende De Ramas bandang alas 6 kaninang umaga sa Capitol Medical Center sa Quezon City. Cardiac arrest o heart attack ang ikinamatay ng direktor. Naunang isinugod ang atin ni De Ramas sa parehong ospital dahil inatake rin ito sa puso. Lubos umanong naapektuhan ng direktor nang pumanaw ang kanyang kapatid. Matapos ang ilang sandali, hindi na rin daw makahinga ang direktor. Ilang beses daw ni-revive si Direk Wende, ngunit tuluyan na rin itong namaalam. 2 years ago, inatake na rin si Direk Wende sa puso at sumailanim sa angioplasty procedure last year. Nakaburol ngayon ang mga labi ni Direk Wende sa Arlington Chapel sa Quezon City. Kanina nagdaos ng intimate mass doon na dinaluhan ng kanya mga kapamilya at malalapit na kaibigan. Kaibigan, kailanman para sa akin ay hindi lumayo po si Direk Wende sa kanyang katotohanan. I remember my interview with him about tanging ina. Sabi ko, Direk, bakit napakatotoo nung mga eksena? Sabi niya nanay ko kasi yun . He was telling his story through his films. Huli kami nakita ni Direk Wende at matagal kami nagkausap. Nag-a-apply kami pareho ng visa sa US Embassy noong nakaraang mga buwan. Makikita mo yung body language, kung paano niya protektahan, alagaan ang kanyang dalawang anak. He was a loving father. He was a devoted son. Noong Metro Manila Film Festival, kami nagkaabot po sa Trinoma, kung saan ako'y nakapila at umaasa na makakuha ng ticket para mapanood po ang Beauty and the Beastie. Samantala, naroon naman ang direktor ng pelikula nagsasabing wala na rin kaming makuhang mga ticket. He was very involved. He was very passionate as a filmmaker, as a father, as a son.